everyone, and welcome back to another video. For today, I'll be showing you my divisoria haul. If you want to know what I got there, just keep on watching. Alright, so dahil divisoria haul ito, magdapat managalog lang ako, di ba? Tama ba yung word ko? Managalog. Yung i-haul ko ngayon, papakita ko, paunti-unti, according to the mall na napuntahan namin. First na nga na pinuntahan namin yung sa labasan. Habang hindi pa mainit, hindi pa gaano maraming tao, doon na kami sa labas. So, ang nabili ko doon, ano, dalawa lang. Unang-unang nabili ko ay itong shorts na to. Yan, alam kong fake siya. Pumili kami kasi yung kasama ko na katrabaho ko, runner siya. So, gusto niya bumili ng ganito pag tumatakbo daw siya. So, yan, magaan lang naman. 2 for $150, so naghati kami. Bali, 75 pesos lang to. Gusto ko lang siyang gamitin pang tulog or pang bahay. Kasi hindi muna ako natakbo. Tapos, ang sunod na nabili ko doon, ito siya, nasuot ko na siya actually. Tapos, mahaba siya dito eh. So, tinahi ko siya. Ito yung pantaas niya, medyo maluwag siya. Boxy yung taas. Tapos, yung pambaba niya, ganito lang. Gusto ko lang din yung drawstring niya dito. Totoong drawstring siya ha, hindi siya yung parang design lang. Yun. Sobrang comfortable dito. Sana bumili pa ako ng dalawa or ano. Kasi $250 lang. Kasi pag nagbabazar dito, umaabot na ng mga $350 or $400. Minsan $500 pa nga yung offer nila eh. Pero yun, sobrang comfortable nito. At punahin muna natin lahat ng mga damit ha. So, pagkatapos, pumunta kami ng 999. Kasi dun sa 999 gusto bumili ng mga brushes. Naghahanap talaga ako kasi mura dun ang brushes. Tsaka hindi ka naman magkakamali sa makeup tools, di ba? Ang pinili ko sunod na damit, ito. Ano siya? Green, as in army green. Tapos meron siyang, alam mo yun, nakalabas yung dito mo. Yan, nakalabas yung dito mo. Medyo mahaba yung dito kaya papaputol ko muna siya. Tsaka yung dito. Akala ko maliit siya pero nung sinuot ko, malaki pala siya sa akin. Lalo yung dito na part. Maliit talaga ako. Nung bumili ako nito, sabi nung ano, babae, $250. Sabi ko, ate, ano mo naman, bigyan mo naman tawad para feel ko nakamura ako. Tapos sabi niya, sige, $230. Tapos, nagbigay ako ng $500. Tapos binalik sa akin, $150. Tapos, sabi kong ganun, akala pa itong 30 lang. Tapos binigyan niya ako ng 20. Tapos, di ba 170 yung pera ko? Tapos, sabi ko, ay mali, dapat ang sukli ko. Ano, 270, di ba? Tapos bumalik kami, buti lang di pa kami lumabas ng tindahan. Tapos sabi ko, kulang yung bigay mo sa akin, bigay mo lang sa akin, one ano. Tapos, parang ayaw pa niyang aminin na niloloko lang na ako. Tapos, dun sa 999, nakabili rin ako na white na denim shorts. Kasi, wala akong alam ibagay dito kung di white na shorts. So, nabili ko to doon. Simple lang siya na white. Walang sobrang design. Basta white lang siya. Na, nabili ko to ng $260. So, yan. Yun yung mga damit na nabili ko sa Divisoria. Sobrang mura lang. Kasi hindi ka manghihinayang na ganun lang yung price niya. At least, kapag nagamit mo ng mga ilang beses, okay na. Ang sadya ko talaga sa 999, yung VDL na brushes na nakita ko kay Tony Sia. Nakabili ako, pero yung malaki, hindi ko nabili. As in, sobrang lungkot ko. Kasi pagdating doon, sabi ko, ate, ano, meron ba kayong ano? Nung VDL na brush. Tapos pinakita niya sa akin. Sabi niya, ito, oh. Tapos, asa na yung isa, ate, diba septo? Sabi niya, ay hindi, baka siya gusto nila bumiling hiwalay. Kaya, ayun, dito na lang nabili ko. Ang ganda pa naman, medyo mabigat siya kumpara sa ibang brushes. So, binili ko to, yung parang flower na brush kasi, yan, yung parang flower na brush kasi, parang feel ko maganda siya pang blend ng ano, mababuff yung mga, anong, mga powder na magagamit mo sa skin. And, ang ganda lang ng gradient na kulay. Yan o. Sobra. Tapos, ang lambot-lambot ng bristles niya. Sobrang lambot. Kaya, hindi ako ng ano, na nang hinayang na tonto ako nang nabili ko to. Ito 50 lang tapos ito 80. Sabi ng ate kung set ko siyang bibilhin 200 pero wala na nga kasi nga yung mga bumili na iba gusto nila hiwalay. Tapos sa parehas na store sa 999, I think Building B yun ah. Diba ang ganda? Alam ko fake lang to syempre. MAC siya na contouring brush. Dalawa yung ano, taas niya.
Dalawa yung bristles niya. Ito parang light color. Tapos yung darks dyan. Dark dyan sa baba. Tapos ang ganda ng Aztec print niya, di ba? Ang lambot pati ng brush. Tapos tinitinan ko magkano, 150. Nag-iisa na lang siya. Hindi ko na pinakawalan. Ang ganda kaya. So, yan. Ito yung nabili ko doon. Feeling ko ah, yung era na yon, marami talaga silang magagandang kakaibang brush. Wala akong nakitang ganito sa ibang tindahan except doon. Bibili nyo siya sa 999 Building B sa bandang dulo. Pagkatabi sila ng dalawang tindahan na puro makeup tools. Tapos, labasan na nun, pintuan na. So, yun. Doon. Pinunta ko din sa Divisoria ay yung mga gantong lalagyanan. Kasi, yung mga lalagyanan ko dito sa tabi dyan, wala nang pwesto. So, gusto ko naman bumili ng ganito. Alam niyo ba kung magkano lang to? Tig-sampu lang. Bago ko pa nabili to, nabili ko na yung ito. Mamaya. Tig-sampu lang to. So, yan, tatlo yung binili ko. Kasi, sampu nga lang. Diba, ang cute? Yung lalagyan ng mga ipit. Pero, binili ko to pang ano ng brush. Actually, ito, hindi para sa akin to. Iniipon ko to para sa magiging giveaway ko in the future. So, yeah. 999 Mall, second floor. Okay, next. Next naman tayo. Ano? 168. Unang-una kong nabili sa 168 na gustong-gusto ko. Itong payong. So, hindi ko alam kung saan. Basta malapit siya sa parking. Mayroong tag 100, 150, 200, 250. Tapos, binili ko na lang tong 150 kasi automatic siya. Automatic siya. Tapos yung dito niya maganda kasi dinemo ni ate na pwede siyang bumaligtad. In case na umulan tapos mahangin, bumaligtad siya. Hindi siya mababalik. So, babalik siya. Tapos, pwede mo siyang yes. Yun. Ang mahal kaya sa mall ng mga gantong payong, di ba? Eh, tag-ulan na. So, kailangan ko na ng payong. Wala akong payong. Tapos, ito naman, nabili ko sa 168. Yan. Ito sila. Every time na pumupunta ako ng Divisoria, talagang hinahanap ko itong mga Taiwan lashes na to. Yun. If bibili mo to sa Glad King, 100 ata siya, or 80. 80 to 100 parang ganun siya. Pero sa ibang stall, 50 lang. Maghanap talaga kayo kasi 50 lang to sa iba. Pero kasi yung sa Glad King, meron silang kakaibang mga design. So, kaya medyo mahal. 110, parang ganun. Ito kasi manipis lang siya. Bumili ako. Dalawang 217. Tapos isang 216. Kasi yung iba doon mukhang masyado ng fake. Ito kasi medyo maganda pa yung quality niya. Kaya bumili ng dalawang 217 kasi iniipon ko nga para sa future giveaway. Ito yung itsura niya, oh. Sobrang natural lang na to sa mata mo. Tapos kung ano, pwede mo na siyang itapon. Kasi hindi ka manghihinayang na 50 tapos 10 pairs. O, bilangan mo isa. Di 2.50 lang. Doon ka na bumili. Usong-uso ngayon yung mga unicorn brushes, yung fishtail brushes. Gusto ko siyang bilhin. Pero pagdating ko doon, tinignan ko yung quality. Parang, hindi naman ako natuwa. Wala naman something special. Ang swerte ko kasi pagdating ko doon, tinanong ko kung magkano. Sabi niya 300. Sabi ko, uy, hindi ko napakawalan ah. You know, para siya. Rose gold siya. Tapos lahat ng ano, merong plastic na lalagyanan. Sobrang lambot ng bristles. Pink pati. Hindi mo na ako mahilig sa pink, pero ang ganda lang kasi tingnan na ito. Yan. 7 na piraso for 300 pesos. Sobrang mura. Tapos tinignan ko to sa iba. 350, 450, ganun. Doon, pinakamura siya. 168, first floor. Malapit sa dulo, palabas na ng 698. Nga pala, yung mga tao, hindi nila alam kung saan yung 698 or parang nahirapan silang hanapin yung 698. Ganito kasi yun. Dire-diretsuhin lang nyo yung 168. Tapos, makakalabas kayo sa dulo, di ba? May daanan doon. Marami nagbebenta ng mga lemon, yung mga gulay, mga ganyan. Tapos, makikita nyo na yung 698. Doon siya sa dulo. Hindi ko alam kung anong street yun. Pero, alam ko lang siya kasi nahanap ko na siya dati. Basta, kung saan may bilihan ng mga lemon, sunod-sunod sila ha, doon. O yun, hindi ko pala nabanggit. Bumili rin ako ng lemon. Pero kasi nasa rep na, nagamit ko yung iba. So, hindi ko na mapakita yun. Tapos, etong brush set, actually, hindi to para sa akin. Kinokolekta ko nga lang yung gusto kong ipamigay sa giveaway.
in the near future. So, 10-piece breast set siya. Kabuki set. Yan, hindi ko nakabakit sa isa-isa. Pero malambot sila. Nga lang, kailangan niyo hugasin. Medyo amoy glue pa. Kung anong glue man nilagay nila ito. Amoy mo pa yung glue. At, pagkano lang to? 180. Yung iba, benta nila to 200, 250. Mag-ikot-ikot lang kayo, makikita niyo to 180. Ang last na napili ko sa 168 ay ito. Nalagyan na naman. Ito nga, diba? Itong tagsampo. Ay, nakita niyo yan. Teka lang, padali ito. Ito yung tagsampo. Ito naman, tag ano siya, 25. Feeling ko, sumobra lang si ate sa presyo. Kasi, wow, pwede naman ibento ng 20. 25. Dahil bumili ako ng 5. Ah, may nakalimutan pa pala ako. Sa labas, may nabili akong turban kasi sobrang puso na ito ngayon yung mga turban na to. Doon sa may bandang harap, 50 ang benta nila sa'yo. Pasok ka pa onte. Doon sa labasan to, pasok ka pa onte. 40 lang siya. As in. So, puso. Ooh. Yes. O, diba? Wala lang. Gusto ko lang siya. Para siyang suede. Tapos ang ganda ng kulay. May iiwang kulay doon yung mga gray or whatever. Sana bumili pa ako ng iba. Pero kasi hindi ko naman kailangan ng mga marami. Next time, sabagay, mura lang din naman siya. 40 pesos. Yeah. So, anyway, that's it for my Divisoria haul. Sana nagustuhan niyo itong video na to. If you like this video, please give it a thumbs up and subscribe to this channel. I'll see you again next time. Till then, stay pretty. Bye!